Hello guys, pag-uusapan natin ngayong video kung bakit nga ba mas maraming nag-aalaga ng African lovebirds kaysa sa ibang species ng ibon. Ito lang ay base sa aking opinion, kaya kung gusto nyong i-share yung thoughts nyo about sa tanong na ito, mag-comment lang at babasahin ng ibang subscribers natin yung mga comment nyo at babasahin ko din yung mga inyong opinion. So tara na, let's go! Bago natin simulan yung mismong topic, may gusto lang kaming i-correct sa inyo about sa aming last video. About ito sa tanong ni Charles Martinez, ang mali lang namin dito yung picture na na-input namin sa video. So, papalitan namin kung ano yung tama dapat. So, ito yung maling picture dahil ang sabi, green operine daw po ito at hindi ewing. Dahil ang akala namin, ang ewing ay ganito ang kapa, tulad nitong ewing opaline move. So may nahanap kaming ewing na hindi opaline para maayos ang explanation, para malaman nating lahat kung paano magkabisa ng ewing. Ito ang example, may V forming sila sa kanilang kapa. So kung ang kapa nila ay ganito at parang pinatong lang na ibang kulay, so kung ang kulay ng ibon nyo ay ganito, kulay green, pero yung kapa nila ay medyo hindi tugma sa mismong kulay ng katawan na parang pinatong tapos nag V forming, ayan ay isang ewing. Tapos ito pala ay isang green ewing. So itong pinagbabasehan natin, hindi opaline, is simpleng green ewing lang siya. Ayan ang itsura ng ewing. Tapos ito, blue na ewing. Tapos ito, mauve na ewing pero opaline to. Pares din ito. Kaya salamat sa nag-correct sa amin about sa ewing mutation. Marami pa kaming dapat matutunan lalo na sa mga mutation. Ang madalas lang namin ituro sa inyo ay yung mga tamang pag-alaga at kung ano-ano yung mga kailangan ng ating mga alagang ibon. Mahirap magturo about sa mutation lalo na kung wala pa kaming subject na ibon para ipakita sa inyo. Tulad nitong ewing, wala pa kaming ewing kaya medyo magulo pa. Then next na correction, ang sabi ni Wade Millian Parson, ang parakits daw ay hindi kailangan ng kusot. Dahil may ilang daw yung mga ito. Kaya kung ang nest box ng mga parakits nyo ay may kusot, dapat nyo nang alisin yung kusot or baguhin yung nest box nila para makapasok na sila sa loob at para makatambay na sila doon. At sa mga nag-aalaga ng parakits dyan, sana matulungan nyo rin kami about dito sa nesting ng mga parakits. Kung yung parakits nyo ba ay may mga kusot sa nest box or wala, dahil bago pa lang kami sa pag-aalaga ng parakits, mga ilang linggo pa lang ata, 2 weeks pa lang ata, hindi pa namin masyadong alam yung ugali ng parakits. Kaya sa mga nag-aalaga ng parakits dyan, give us your feedbacks about sa topic na to. So tumungo na tayo sa mismong topic ng ating video. Ang tanong ni Gabrielito Indionco, bakit mas gusto ng mga breeders ang African lovebirds kaysa sa cockatiel? Sarili ko lang opinion to. Ang lovebirds kasi ay maganda sa paningin ng mga baguhan, sa mga gusto mag-alaga, at isa na ako doon. Tapos maliit lang siya. Hindi niya kailangan ng malaking space lalo na sa wingspan. Mas mahaba wingspan ng cockatiel dahil mas malaki siya kaysa sa African lovebirds. At kung sa presyo naman, kapag bibili ka, may mga African lovebirds na 300 pesos isa sa mga pet shop. Tapos ang cockatiel kasi ang alam ko umaabot na agad ng 1,000, pero depende pa rin yun sa mga magbibenta. Ano pa? Pagdating naman sa breeding, ang African lovebirds ay maraming pwedeng gawing mutation. At doon naaakit yung mga breeders. Mas maganda mutation, mas mahal.
mas magandang mutation ulit, mas maganda sa ibunan. Kaya mas angat ang African lovers dahil sa magandang mutation at magandang presyo dahil yung mga ginagastos mo ay bumabalik ng doble o triple. O diba? Maganda yung, mas maganda ang African lovebirds sa karamihan, 'di ba? So, ikaw, ano ang thoughts mo about dito sa tanong na 'to? Comment mo lang at babasahin namin 'yan isa-isa. Next na tanong kay John Denver Nuki, nagdinesting din po ba yung kits? As I said kanina, ang para kits daw ay hindi na kailangan ng kahit anumang nesting materials dahil naiilang daw sila sa ganon. Kaya magbabase pa rin tayo sa correction ng ating isang subscriber na hanggat wala pang nag-feedback na ibang nag-aalaga ng parakeets about sa nesting nito. At kung mapatunayan natin lahat na hindi na kailangan ng kusot ng parakeets, and then we will declare it as a legit information. So, i-check nyo na yung nestbox ng parakeets nyo. Kung may kusot, alisin na. Or bumili na ng bago para nakakapag-stay na sila sa loob ng nest box. Next question, kay Jasper Sornit, bakit ayaw nyo po magkakatiel? So, para sa amin, hindi pa namin... So, para sa amin, hindi pa kami handa mag-alaga ng kakatiel dahil meron pa kaming dapat pag-aralan sa mutation ng African lovebirds at sa mutation ng parakeets. Tapos sa behavior pa nila at sa mga kailangan pa nila sa pagbreed, sa mga pagkain. So, inaaral pa namin 'yan. Tapos kapag nakukuha namin yung kailangan nila, kapag nalalaman namin mga kailangan nila, sinasabi naman agad namin sa inyo sa pamamagitan ng ganitong video. So, ayun. Kung mag-aalaga kami ng kakatiel, baka mabaliw na ako nun, di ba? Mutation pa lang ng African lovebirds sa Alps 2, sa mga eyeing na lovebirds, eh nawawalan na ako ng pag-asa kasi sobrang dami. Hindi naman sa sobrang dami. Konti lang siya pero ang hirap niyang tandaan. Lalo na kung wala kaming sample or wala pa kaming subject na ibon. Kaya, ayun. We will try our best para makausad tayo sa iba't ibang mutation ng species ng ibon, okay? Kaya kalmahan lang muna natin, dadating din tayo dyan. At syempre, hindi namin kakalimutan, magpaparaffle pa rin tayo ng mga ganyang ibon kapag nagkaroon na tayo tulad ng Alps 2 na Fisher, Alps 2 na Personata, Parakeets, tapos kakatiel. Basta magkaroon tayo ng ganyang ibon sa pamamagitan ng hindi pag-skip ng ating ads sa bawat video o kaya yung mga commercial na lumalabas dyan, huwag nyo i-skip yan para makapagparapol pa tayo ng maraming inakay. Inakay lang ang aming ipaparapol, syempre, dahil para na-handfeed nyo sila, para mayroon kayong handfeed na ibon, di ba? So, next na tayo ng tanong kay Francel Kin Kasapaw. Ano ang basals sa lovebirds? Ang basals sa African lovebirds ay matured na. Matured na siya almost 1 year above. Tapos wala pang kapares or wala pang experience sa breeding. Parang sa tao, 25 years old ka na pero no boyfriend or girlfriend since birth. So, wala ka pang experience about sa... Next question kay John Henrik. Pwede po ba pagparisin ang magkapatid? At ano po yung inbreeding? So, itong tanong na ito ay tatalakayin natin sa susunod na video. Dahil ito ay sobrang lawak, kaya abangan nyo lang kung bakit merong inbreeding, outbreeding, crossbreeding, at hybrid. Kung may natutunan po ang lahat, bigyan nyo lang kami ng thumbs up. At kung ikaw ay bago pa lang sa aming channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang kampana para lagi kayong updated sa aming future uploads. Sa mga may katanungan, mag-comment lang po. At mag-shoutout tayo. Shoutout kay Jairo Rafael Canlas. Dahil ikaw ang first comment, ikaw lang ang aming isa-shoutout. Kaya kung gusto mo ma-shoutout sa aming video,
kailangan mo lang maging first comment at syempre, bawal ang edited comment. So, pauna na lang yan guys. Mag-ingat po ang lahat and we will see you on the next video.